to my channel. Sa lesson video na to, pag-uusapan natin kung paano gawin ang conceptual framework. I know you have an idea about it, pero magandang pag-usapan pa rin natin at baka mas maging madali sa'yo ang pagsusulat mo ng conceptual framework. Okay, so ano nga ba ang conceptual framework? So, unang-una, ang conceptual framework ay isang subtopic sa chapter 1. Karaniwan talaga nasa chapter 1 siya. Maaaring sa ibang paaralan ay nasa ibang chapter siya. Pero ito usually nasa chapter 1. Malapit siya sa SOP or statement of the problem at sa theoretical framework. Actually, sila yung mga magkakasunod dyan. Ang conceptual framework then ay isang visualization of connections of elements and flow of the study. Ano po ba yung mga elements, ma'am, na may mga connection dyan? So, sa pag-aaral ng research, syempre tinuturo ng ating guro, alin dyan yung dependent variable, alin dyan yung independent variable, kasi usually sila yung may mga connection. Halimbawa, inaral mo, ano nga ba ang epekto ng haba ng oras ng pag-review sa grades ng mga bata. So, yung dependent variable, ito yung nagiging reaction kapag binago mo or may pagbabago sa oras o dami ng oras ng pag-review. So, IV, DV, usually may mga relationships yan. Okay? Dapat malinaw mo siyang maipakita sa conceptual framework mo. Conceptual framework is also similar with the skeletal system of our body. So, yung buto natin, yung mga buto natin, yung struktura nila, may pagkakahalintulad yan sa conceptual framework. Alam mo na defined, ito yung structure, ito yung lalamanan. So, kaya kapag tiningnan mo yung conceptual framework, alam ko na, ito yung umpisa niyan, ito yung magiging actions taken dyan, at ito yung magiging resulta niyan. So, parang ganun, depende kung anong model yung gagamitin mo na akma sa study mo. Ganun din, para din siyang blueprint ng building, 'di ba? Bago mo makita yung pinakang building, meron yung parang ginawa ng architect na ito yung magiging hitsura niyan. So, kahit hindi mo pa nakita, kasi hindi naman pwedeng trial and error ang paggawa ng building, nakikita mo sa blueprint na, ito tinatakbo niyan. Ganun din yung conceptual framework natin. Kaya, kapag tama, kapag malinaw, clear and correct ang conceptual framework mo, ang linaw niyan sa'yo, ang linaw sa panel mo, ang linaw sa mga readers mo. And don't forget, it presents the quick guide on the direction of the study. Ikaw mismo, malinaw na malinaw sa'yo ang tinatakbo, ang direction ng study mo kung tama at talagang na-capture ng conceptual framework mo yung flow ng study mo. So alam mo na ito ang una, ito mga materials dyan, ito mga gagawin at ito magiging resulta dyan. Okay, so kumbaga naka-frame siya, may series siya, at alam mo yung mga relationships among those elements or details in your study. Okay, so ito yung mga topics natin dito sa lesson video na to. 1, what are the format options? 2, what are the commonly used research models and when to use each type? Samples, magpapakita ako ng mga samples dito para kumbaga maging guide mo siya. Ito kahalintulad to ng study ko. So most probably, ito yung conceptual framework. At syempre pa, tips para maging madali ang lahat. Kumbaga, kami nakagawa na maraming beses ng thesis. Nandyan yung thesis, master's thesis, dissertation. So, kumbaga meron na dyang mga estratehiya, meron na dyang mga hidden knowledge. Ito talaga yung magpapabilis para magawa ko kaagad yung conceptual framework ko. Format. So, there are two types of formats. So, one, nauuna yung paradigm, tapos explanation. So, makikita mo doon yung illustration at yung paliwanag. Yun yung isang uri. Yung isa, merong introductory paragraph, may paradigm, at may explanation. So, tatlong elements. Yung isa, two elements lang. Karaniwan, itong nasa letter A. Pero kung ano yung itinakda sa paaralan nyo, syempre, yun yung susundin nyo. Kasi bawat paaralan, may iba-iba silang pamamaraan or nakatakdang guidelines, rules,
guides para eto para mabuo niyo yung thesis niyo. Next, commonly used research models and when to use each. Practically speaking, ano-ano nga ba yung mga common research models? At practically speaking, kailan mo gagamitin ito, itong IPO model, itong IVDV model, itong ADDIE model, at yung iyong self-made or researcher-made conceptual framework. Okay, narito na yung mga samples. Mas madali kasing maintindihan kapag may halimbawa ng nakikita. Definitely, sa pagsusulat ng conceptual framework, medyo final na yung title mo, di ba? Okay na yung title mo. Kaya dito sa halimbawa natin, meron na tayong title dito. Itong kulay pula. Halimbawa, ang study ay Service Delivery of Local Government Unit Frontline Workers. Kung saan mang municipality or probinsya yan. So, ito ang focus niya. Service Delivery. Nino? Ng mga local government or LGU, frontline workers. Or ang tawag nila frontliners. Pero check mo kung ano yung final or formal term. Kasi yun ang ilalagay natin sa iyong thesis. So, ito yung conceptual framework niya. Gumamit siya ng IPO. Bakit input process output? Kasi ang kanyang study ay tungkol sa service delivery. So, wala ka namang nakaka-apekto itong variable na to dito, kaya ang ginagamit usually kapag ganun ay input process output. So dito sa input, nandyan yung profile of the respondents. Ano yung mga profile na kinonsider niya? Yung gender, yung age, monthly family income, highest educational attainment. So ito yung mga common na profile. Pwedeng hindi mo kunin yung iba, pwedeng dagdagan mo. Depende sa study mo at kung ano yung na-approve ng iyong panel. Yung aspects naman, yung service delivery. So, dito sa halimbawa natin, merong apat na aspects. Planning, implementation, monitoring, and evaluation. Halimbawa lang ito, maaaring iba yung aspects mo dulot ng marami mong nabasa sa RRL mo. Ito kasi minsan yung nahihirapan yung mga researchers kasi ito yung ano ko ma'am, variable or focus. Ano po ba yung pwede kong ilagay dyan na aspects? Hindi pwedeng manghuhula tayo dito. Kasi kung ano yung sinasabi sa mga literature, ano yung sinasabi sa mga memoranda, ano yung sinasabi sa mga policy guides, or sa mga finished or published researches, yun ang gagawin mong aspects. Hindi ka manghuhula-hula. Kaya sinasabi na kapag susulat ka ng conceptual framework, dapat nakapagbasa ka na, kumbaga nabuo mo na somehow yung RRL mo. Kasi dun ka nga kukuha. Dahil hindi pwedeng hula-hula. Sa experience ko sa defense, actually, dito sa aspects na to, natatagalan. Kasi tatanungin namin, what are the aspects of the topic that you are proposing? Or the topic of your study? So sabi niya, ma'am, parang ano po, ganito. So, paano natin i-consider yung hindi ka sure? Parang ano po? Parang ano po? Ano yung basis mo? Nasaan yan sa iyong review of related literature? Kaya hindi pwedeng hula-hula. So, dapat nakapagbasa ng RRL, alam mo yung covered ng focus ng study mo. Okay, nandito yan sa input. Pagdating sa process, dahil ang study mo ay assessment ng service delivery, so, assessment of yung title, paano mo siya in-assess? So, nag-survey ka, nag-documentary analysis ka, nag-interview ka, may focus group discussion ka. So, malamang mixed method ka rito, kaya ka merong interview, may focus group discussion, okay? May documentary analysis. So, ito karaniwan ay qualitative approach. Yung survey, quantitative yan. So, mixed methodology dito. Okay. So, part of the process, of course, are the statistical analysis and thematic analysis. Kasi nga, mixed eh. Yung quantity data mo, gagamitan mo ng statistical analysis. Yung qualitative data mo, gagamitan mo ng thematic analysis.
Okay? So, ganun pag nag-mix, meron kang quantitative data, anong gagawin mo dyan? Meron kang qualitative data, anong gagawin mo dyan? Okay, so sa process yan, dito yan sa gitnang frame. Pagdating sa output, heto na. Eto na yung output mo. Assessed what? Bakit po assessed, ma'am, yung ginamit? Kasi assessment sa process mo. So, consistent. Okay? Assessed what? Assessed level of service delivery. Or assessed extent of service delivery. And of course, merong na-find out dyan na problema. Another output that you might be asked is to have your action plan. Depende sa kung ano yung recommendation ng panel mo. Okay? Pero part yan ng iyong conceptual framework. Kaya nga, dito sa conceptual framework, gaya ng nabanggit ko kanina, kita mo agad eh. Pagtingin mo sa input, ito yung involved. Process, anong gagawin? Ito yung mga gagawin. Syempre, pag survey, may questionnaire checklist ka dyan. So, pag binasa mong mabuti ito, makikita mo na ito yung mga gagawin. Kasi, ito naman yung mga magiging output niya. Okay? So, malinaw, diba? Ngayon, meron ka ng paradigm. Meron ka na nitong illustration na to. Di ang kasunod na nun, yung label niya. Figure 1 siya. Hindi siya table, figure. So, conceptual model of the study. Or, sinusulat siya ng ganito, figure 1, period. Conceptual paradigm of the study. Minsan, pinapadagdag kung ano yung title ng study. So, conceptual paradigm of the study showing the assessment of the ganon. So, depende kung ano yung advice ng iyong advisor or ng inyong research professor. Okay, so format kanina, paradigm, and then the explanation. So, eto na yung explanation niya. Figure 1 shows the conceptual model of the study on the, so pwedeng palitan na lang to. This could serve as a template actually. So, on the basic level, pwede mo nang gamitin to, palitan mo na lang yung mga naka-underline at saka yung iba pa para maging akma sa study mo. Okay, the first frame. So, pinaliwanag mo anong laman ng first frame. Sumunod, the second frame. Okay, the third frame. At yung mga arrow, wag mong kalimutan. So, the arrows from the input to the process and to the output. Anong paliwanag? Bakit may arrow yan? And of course, yung isa pang arrow from input to output. So, yakita natin to, diba? Meron ka tayo niyan. Yan, yung arrow na yan, anong ibig sabihin yan? Papaliwanag mo rin yan. Yun yung explanation. Commonly, inuuna nila yung explanation. Actually, mas madali kung nauuna yung model kesa sa explanation. Pero it depends. It depends sa format at sa suggestion ng inyong teacher. Okay, ito yung pangalawang study. So, kanina kung may IPO tayo, ito naman IVDV. Kasi dito, matindi yung interaction ng iyong independent variable sa iyong dependent variable. Kapag meron ka nito, anong mangyayari dito? Okay? May cause and effect na nangyayari. Pagka 2 hours ka bang nag-review, mas mataas ang grade mo. Kapag 1 hour ka bang nag-review, mas mababa yung grade mo. So, depende anong tutuklasin ng iyong study. So, dito sa halimbawang to, titingnan natin yung relationship ng independent variable at saka dependent variable. So, IVDV model naman to. Halimbawa, sa iyong IV, independent variable, meron kang computer skills. At ano yung mga specific computer skills? Okay, ano yon? Marunong kang gumamit ng ganitong app, marunong ka nito, marunong ka mag-edit. Yung iba kasi marunong halimbawa ng PowerPoint, marunong halimbawa sila sa Word, sa Excel, pero hindi sila marunong mag-video editing. So, ano yung mga specific computer skills? Ililista mo yan dito. At kasunod nun, halimbawa, eto ha, kasama sa study mo lang, halimbawa, learning styles, ano-ano yung mga specific na learning styles, halimbawa. So, hindi ka rin manghuhula, babasahin mo sa literature mo, sa mga RRL mo, nandun nakalaman kung ano yung mga specific na learning styles. Kaya nga, uulitin ko na kapag basa-basa ka na, medyo
buo na yung RRL mo para malinaw at tama yung nakapaloob sa iyong conceptual framework. So ano nga yung study mo uli? Effects of computer skills and learning styles? Saan? On the academic performance of higher education students. So dalawa, ang IV mo, computer skills and learning styles. So ito yung nakakaapekto sa academic performance nino ng higher education students o kung sino man yung specific respondents mo. Okay, kaya ang IV mo, computer skills, learning styles, at ang DV mo, dependent variable, ay academic performance of higher education students. So, yan yung relationship na titingnan mo sa iyong study. Mas maraming computer skills, mas advanced na computer skills, mas magandang learning styles, nangangahulugan ba na mas mataas ang academic performance? That we do not know yet. Depende yan sa makukuha mong data sa iyong research. Kaya magandang alamin. Halimbawa, mas nagtatagal sa social media, mas konting oras sa social media, sino sa kanila ang may mas magandang academic performance? Pwede mong tuklasin. Okay? Ngayon, depende na yan sa uri ng iyong mga respondents. Okay? So, dun mo kasi makikita ano yung gap, ano yung mga andami ng studies, ano yung mga kokonti pa lang, dun mo titingnan. Kasi maaaring tanong mo, ma'am, sino pong magandang respondents dito? Okay, malalaman mo rin yan sa mga nabasa mong RRL, sino nga ba? Pero dama mo saan may problema. Sino ang may mababang academic performance based on your observation or based on your experience? Kaya nga may tinatawag tayong empirical data based on observation, based on experience, anything observable. Okay, so eto, nakalabel lagi yan, figure 1. Hindi yan table, hindi yan graph. So, figure 1. At kasunod na syempre dyan, yung paliwanag. Okay, so basahin mo na lang yung paliwanag na nandirito. Pwede mong pagsimula nito at i-modify mo na lang at ayusin para mas klarado, mas specific yung mga details mo. Pangatlong study. Ang study mo ba ay developmental? Yung pinagbubuo ka halimbawa ng learning material or instructional material gaya ng workbook, module, work text, or instructional videos, set of instructional videos for mathematics, for English, or kung ano man yung subject. So kung developmental ang study mo, parang itong model na to yung mas mainam na gamitin. Yung ADDIE model na tinatawag natin. Ma'am, ano po yung ADDIE model? Heto, tingnan natin. So ADDIE, kaya siya ADDIE kasi analysis, design, development, implementation, and evaluation. So ito yung topic mo. Workbook in English language enhancement, acceptability, and effectiveness. So mag-analyze ka syempre. May problema ba? Bakit kailangan ng workbook? Ano yung weakness nila? Ano yung dapat isama sa workbook? Kasi syempre, kung alam na nila yan, mastered na nila yung skills na yan, baka hindi na siya kailangan. Kaya nga dito, kapag developmental ka, ang byword ay yung least mastered skills. Ano yung mga skills na mahina ang mga bata at hindi pa talaga nila na-develop? That means kailangang i-reinforce. Kaya ka nagde-develop ng instructional material. So, i-analyze mo yon. Magde-design ka. Yung layout mo, yung mga outline mo, nandito yan. At magde-develop ka na anong ilalaman mo. Tapos, i-implement mo yan. Magtuturo ka gamit yung na-develop mong material. Usually, titingnan mo, magpipretest ka muna. Papagamit sa'yo or gagamitan yung material na na-develop mo. And then, magpo-post-test ka. So, parang ganun yung flow. Nag-develop ka, level of acceptability yon, at ang iyong respondents ay teacher. So, teacher respondents. After mong i-develop, i-implement mo yon. So, gagamitin siya sa iyong klase or kung alin yung naka-identify na group. So, medyo
may experimental lang konti ito kasi iti-test mo yung level of effectiveness of the developed material based on the level of performance of the students. Kaya merong pre-test, gagamitin yung developed material, tapos magpo-post-test. So yun ang magsasabi kasi na, after gamitin itong material na dinevelop, gumanda yung scores ng mga bata. Mas naintindihan nila yung aralin. In that manner, masasabi na effective yung dinevelop na material. Okay, so yan yung sa ADDIE model. Okay? Of course, nandito yung paliwanag. Yung paliwanag ko kanina, nandito yan. Basahin nyo na lang. Pwede nyo na itong pag-umpisahan. I-improve nyo, i-modify nyo. Pwede nang i-present. Anyway, tutulungan naman or i-critique naman to ng iyong panel. Unang-una na ng iyong advisor. And then malalaman mo kung okay na yan or needing improvement or enhancement. Okay, pang-apat. So, meron na tayong IPO, meron na tayong IVDV, meron tayong ADDIE model. I repeat, ito yung mga commonly used. Okay? Hindi sinasabi na ito lang yung pagpipilian. Marami kang pwedeng gawin sa iyong conceptual framework batay sa iyong study. Okay, so dito, tingnan natin itong self-made or researcher-made conceptual framework. Okay. Dito, wag bastang kopya ng kopya, nakita mo sa internet, kinopya mo. No, titingnan mo kung ano yung nasa study mo. So, ang study halimbawa ay motivation, daily routines, and study habits of student gamers in what school or in what barangay or in what municipality. So, depende kung ano ang in-approve ng panel sa'yo. Okay, dito, parang wala namang tinitingnan na IV or DV. Ang inaalam lang, ano yung mga motivation, daily routines, and study habits of student gamers sa isang paaralan halimbawa. So, dahil self-made siya, you are free to create your own paradigm or your own illustration. So, you are free in as much as nakakapture mo yung flow ng iyong study. Okay, so dito, tinry ko yung funnel, parang embudo, diba? Sa embudo, nandyan yung study habits, andyan yung daily routines, andyan yung motivation, nino ma'am, nung student gamers. So, after kong alamin yan, nalaman ko na baka kaya sila gamers, kasi ito yung motivation nila, ito yung routines nila, at ito yung mga habits nila, study habits. Nung malaman ko, at base sa resulta ng data at parang may dapat gawin, heto, proposed intervention program. Okay? Proposed intervention program. Dahil sa tingin ko at base doon sa datang nakuha ko, parang may kailangan gawin. Kaya ganun. Okay? So, sa iyong paggawa ng sarili mo, device mo, titingnan mo pa rin yung flow. Dito parang pwede na. Oo nga. Pagdaan nila dito sa maliit na bahagi ng embudo or funnel, ayan, nakita na, merong kailangang gawin. So, eto, magpo-propose ako ng intervention program. Kasi, base sa nakita ko, halimbawa, ay medyo mababa ang motivation nila. So, kailangan tulungan. Kailangan kong i-coordinate sa ganito. So, sa proposed intervention program, nakadetalye doon ano yung mga suggestions, ano yung mga nararapat na hakbang para matulungan yung mga respondents na yon. So, parang action research na siya talaga. Okay. So, eto na yung paliwanag. Okay? Maikli lang to. So, bahala ka na. Pwede mo nang pagsimulan to. At least may nakikita kang halimbawa, i-enhance mo na lang or depende sa binuo mong sarili mong conceptual framework. Again, magbabasa-basa tayo, hindi tayo basta gagawa or manghuhula para close to reality yung ginagawa nating conceptual framework. Okay, ito yung mga proven tips para medyo guided ka. So una, it's SOP based. It's statement of the problem based. Kaya pag tama yung iyong statement of the problem, wala ka ng problema. Tama siya, mali daw siya. Affected niya yung pagiging tama at pagiging malinaw ng conceptual framework mo. So, pag
ang problema doon, pag medyo magulo yung SOP mo pa, parang maguguluhan ka rin sa conceptual framework. So practical na medyo unahin mong iayos yung statement of the problem para madali na siyang i-transfer sa isang paradigm or model. 2. Read relevant RRLs. So frequently, nababanggit ko to kanina kasi hindi pwedeng hula-hula. Lalo pag i-defend natin yung ating proposal, thesis proposal, hindi pwedeng pag tinanong ka anong aspects, anong variables, hindi mo pwedeng sabihin na, I think, palagay ko po. You have to say, based on, may pinag-aangkoran ka, may basis ka. 3. Colors have meanings. So, while you can use different colors in your paradigm, tingnan mo rin, baka higin sa'yo yung kahulugan ng mga kulay na yon. Kaya, use colors sparingly. Or, baka hindi na kailangan ng kulay, so okay na yon na black and white ang nandun. 4. Check for missing or lacking variables. Baka may nakalimutan kang variable na present sa iyong SOP, tapos nawala sa conceptual framework. So check for that so that there would be consistency in your entries. 5. Be consistent in the order or sequence of variables and other details. So kung inuna mo yung age, isinunod mo yung monthly family income, okay, ganun din yung order. Ganung order sa SOP, ganung order din sa conceptual framework para hindi magulo. Okay? Pagdating sa iyong presentation of data, ganun ding order. Conclusions, ganun din. Recommendations, ganun din. So, consistent yung sequence of your variables. And finally, don't be afraid to try drafting your conceptual framework. Do not be afraid to try. Okay, draft mo na. Mag-drawing-drawing ka na. Magsimula ka sa alam na alam mo. And then, i-explore mo. Okay? Ikikritik naman yan ng iyong advisor or ng mga panel members or panel of evaluators. So, huwag kang matakot na mag-try. Hindi lang isa. Para magkaroon ka ng options, alin talaga yung makapagpapakita ng flow ng study mo. So, option 1, option 2, option 3. Hindi kailangang mga tuwid kaagad na deruler ba? Kahit pa ganun lang, basta isulat mo lang siya. Mahalaga nakikita mo na, ito yung frame 1, ito yung connections nila, ito yung arrow. Okay na yon pag umpisahan, okay? Huwag masyadong perfectionist sa umpisa kasi ganun talaga. Kaya nga may salitang revision. Nire-revise yan para tumama, para lalong sumakto sa study mo. Okay, there we have it. So thank you so much. I hope nakatulong sa iyo ang lesson video na to. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!